Hello guys, this is Mommy May of Mom of Three Diary, and today is November 30, 2020, and for this video we're going to have a plant haul. So if you're interested to know more about this video and the plants I bought last November 21, 2020, just keep on watching. So, sa una nating garden na pinuntahan, sa Hermes Garden, bale, dalawang little star syngonium yung nabili ko. Dalawang ganito. Isang kumpul-kumpul na ganyan. So, bale, pinagsama-sama ko na siya. Ang ganda, diba? Inirepat ko na siya, bale. Mura lang ibinigay sa atin ni Tita Hermie to. Ililink ko yung mga gardens na sunod-sunod kung saan ko nabili yung mga halaman na ipapakita ko sa inyo. Tapos, ito pa yung isa. Nagbukod lang ako ng dalawang ganto sa isang pot. Baka dalhin ko sa office para may halaman ako sa office. And then, meron akong isang hoya na kinuha kay Hermes Garden. Yan. Ganda. Doon naman sa second garden na vinisit natin, kay J. Toledo's garden, ito naman yung nakuha ko sa kanyang halaman na 250 lang yung isa. Balikan nyo din yung garden visit ko sa kanilang, sa kanila para makita nyo yung mga halaman pa na binibenta ni J. Toledo. So yan, nanilaw na lang. Old leaf siguro to. Ito yung bagong leaf kasi nung binili ko to eh. Yan, tsaka itong lilac na Wandering Zoo. Kay J. Toledo din natin yung binili. 400 yan sa kanya. Kay Tita Perla naman sa Kayce's Garden. Ito yung kinuha nating halaman sa kanya. Yung Summer and Snow. And then, ito nga ang si Manjula. Na ibinalik natin yung isang halaman. Tapos pinalta ni Tita Perla ng itong bagong to. Yung sa live natin kanina. Tsaka, binigyan niya tayo ng burl marks. Saglit lang guys. Pakita ko sa inyo yung burl marks na binigay sa atin ni Tita Perla. Aside dito sa isa pang aglonema na binigay niya kanina sa atin habang nagla-live tayo. So, eto guys, yung binigay sa atin ni Tita Perla na burl marks na sobrang lago. Ang lago niya guys. Look. Nakapaling lang siya sa isang side. Kaya itinalikod ko siya sa bintana namin. Yan. Para pag nakabukas yung blinds, dito magagaling yung araw. And for sure, papaling naman siya papaganon. So yun, ang ganda ng burl marks. Grabe talaga guys. May mga new leaf siya doon sa loob. Yan. Ganda. Ang lush niya, diba? Doon naman sa fourth garden na pinuntahan natin, yung RC3 Plant Trading, ito yung kinuha nating halaman. Itong Alocasia tigrina, na nung isang linggo ay hindi pa nag-o-open tong new leaf niya. Pero good thing kinuha ko na siya bago siya magmahal at bumukas pa tong bagong dahon. Ayan yung libreng halaman sa baba, na alam ko water plant yan. Ang ganda nito guys, iba yung texture ng dahon niya. Para ba siyang may foam, pero wala. Hindi naman siya ganun kakapal. Pero parang yung feeling na merong foam, foam yung dahon. Ang ganda talaga. And then, nagpunta naman tayo sa Diane's Garden, kay Ate Glenda. And bumili tayo nitong Jose Buno na to. Ayan, palalaguin lang natin siya. Meron na siyang bagong patubo dun, ayun. At saka itong Red Majesty. Dalawa yung kinuha natin sa kanya. Isang binili ko, tapos binigyan niya rin ako ng isa pang Red Majesty. Yun yung pinapugot niya sa akin dun sa isang video natin, kung napanood niyo na yun. Isali ko na din dito yung nabili ko dun sa tabi naman ni Ate Glendang Garden, yung kay Ate Perla din yung name niya. Magkakapangalan yung mga garden na napupuntahan natin, ano. Yung nabili natin kay Ate Perla, itong, bale,
bumili tayo ng isang philodendron subincisum. Yan, philodendron subincisum. Tapos binigyan niya na rin tayo ng libre pang isang philodendron subincisum. Ayan, ito yung binili natin na subincisum at saka ito naman yung binigyan niya sa ating libreng subincisum. Subincisum na philodendron. Ang ganda niya, guys. Iba. Mukha siyang burl marks, pero hindi siya burl marks. Ito yung pinugot nating Red Majesty. Buhay pa naman siya, guys. And hoping na yung nandun sa gitna ay tumuloy. Yan, buhay pa naman siya hanggang ngayon. Tapos guys, binigyan pala tayo ng freebie plant ni RC3 Plant Trading. Ito yung binigay niya sa atin, hindi ko lang alam pangalan. Medyo nabakli ko lang yung gitna nung nirepot ko. Ganyan siya. Ganyan siya dapat. Yan. Hindi ko lang alam kung anong pangalan niya. Kung alam niyo yung name nito, comment niyo lang down below. Pero yan siya. Hindi rin nila alam kasi yung name nito yun ang binigay nila sa akin. So yan. Yung bulb niya mukhang sibuyas. Sibuyas na puti. And ito pa yung isa na binigay sa ating freebie ni Ate Perla, yung katabi ng garden ni Ate Glenda. Binigyan niya tayo ng Syngonium Strawberry Eyes. Strawberry Eyes daw to. Ayan, medyo pinkish na yung pasuloy. See? Ma-pink na siya. Doon naman sa Prescy's Garden, ito naman yung binigay sa atin. Isang pink syngonium. Isang, sabi nila, Noid Allusion. Tapos, isang cream allusion. At saka, isang dwarf syngonium. Yan. Actually, binigay lang nila sa akin yung apat na yan na syngoniums. Nahiya nga ako kasi babayaran ko siya, pero ayaw nilang pabayaran. Damay na din natin sa plant haul na to yung ibinigay sa akin ni Ate Glenda na philodendron gloriosum. Noong November 15 pa to nung nagpunta ako sa garden ni Ate Perla, yung katabi nila. Hindi ko lang siya na i-vlog. Hindi ko rin siya na plant haul, yung mga nabili ko kay Ate Perla. Pero ito siya. Ito yung binigay ni Ate Glenda. Cutting siya ng philodendron gloriosum. Ang ganda niya, guys. See, nakikita niyo yung parang kumikinang dun sa dahon niya. Nakikita niyo ba? Parang glittery yung dahon niya. Ang ganda, diba? Favorite ko talaga yung gloriosum. Iba talaga yung dahon niya, promise. And tingnan niyo, guys, yung lining, yung outline ng kanyang dahon, red. Diba? Ang bongga talaga ng gloriosum. Ganda. So, ayun guys, meron tayong kasama dito, favorite plant of the day. So, to recap, guys, yung mga nabili natin mga halaman noong November 21, 2020, galing kay Tita Hermes Garden ay dalawang Little Star Syngonium and isang Hoya. Crimson Queen yung pangalan pala nun. So, binigay niya all in all yung lahat ng halaman na yun na nabili ko for only 250 pesos. So, yon. And then, nung na kay J. Toledo's Garden naman tayo, kumuha tayo ng isang Lilac Wandering Jew for 400 pesos and isang Anthurium na 250 pesos. So, ang pinabayaran niya lang sa akin is 600 pesos. So, binigyan niya tayo ng discount for 50 pesos. And then, third garden is yung kay Kayce's Garden. Kumuha tayo ng isang manjula na binibenta ni Tita Perla ng 1,500. And isang summer and snow na worth 350 pesos. And then, after that, sinurprise niya ako at binigyan niya ako ng isang paso ng burl marks. So, yun. Gustong-gusto ko talaga yung burl marks.
As in, yun pa yung ano, naregal, binigay niya sa akin ayun sa taas. And yun namang pinuntahan natin sunod after kay Kayce's Garden. Pumunta naman tayo sa RC3 Plant Trading. Ito naman yung binili natin. Itong alokasya na to na ang ganda-ganda. Yan. Hindi ko alam guys na ito yung bibilhin ko. Dapat bibili ako sa kanila ng alokasya zebrina. And then, pinakita nila sa akin tong alokasya tigrina superba. Superba. Ito yung pinakita nila sa akin na halos magkamukha sila pero mas darker yung stem niya. And mas rare daw to. Kasi ngayon, si Sabrina, marami na nagpo-propagate kay Sabrina. Kasi diba guys, pinagbawal yung ibenta. But then, sabi sa akin na, sabi nila, sabi nila, pwede na daw magbenta ng alokasya, Sabrina, pero kailangan yun ay from seeds. Parang sila na yung nagtanim or sila na rin yung nagpropagate. Hindi yung freshly cut from the forest. Yun. Tapos binigyan niya tayo ng isang free plant, yung pinakita ko kanina sa inyo, na ang bulb niya mukhang sibuyas. Sibuyas na puti. And fifth garden na pinuntahan natin, yung kay Diane's Garden, bumili tayo ng Jose Buno ng 1,500. Tapos yung Red Majesty na 350. So, diniscountan tayo ni Ate Glenda. And binigyan niya tayo ng isang libre pang Red Majesty, which is yun yung kinat natin dun sa video na ginawa natin last time. So, kung hindi nyo pa napapanood yung ginawa nating challenge, sinallenge tayo ni Ate Glenda na magpropagate ng Red Majesty. So, panoorin nyo yun. And last garden na pinuntahan natin is yung kay Prescy's Garden, na yung apat na syngonium na pinili natin, ibinigay nila lahat for free. Kamag-anak naman yun ng husband ko. Pero siguro nahihiyang ibenta sa akin yung mga pinili kong halaman. So, binigay na lang nila sa akin for free. Mag-shoutout muna tayo bago natin tapusin tong video na to. Shoutout kay Ramil Transpe of Dera, Dubai. Ayan, kamusta sa aking college friend na nandyan sa Dubai na nanonood and sumusuporta parati sa atin. And kay Amiel and Ate Tess Garden sa Paligawan Silang Cavite. Meron akong kodigo. Basahin ko yung kodigo ko, guys. Kay Ate Glenda of Diane's Garden. Yun na yung bagong pangalan ng garden ni Ate Glenda. At saka yung kay Ate Perla at of Perla's Garden. Yan. Mga pinuntahan natin. Thank you for always being so generous na pagbigay ng discount and freebie na plant. Basta sabihin nyo sa akin kayo nanonood, bigyan kayo nun ng discount for sure. Tapos, hello din kay Marek. Yan, yung nanalo sa atin ng Monstera Deliciosa Juvenile. Congrats kay Marek for winning the Monstera. And kay Gabriel Luis, siya yung nanalo ng Vaxa Pots. Tapos kay Chi Sarmiento, yung kwentuhan ni Aling Taba sa Facebook. Tingnan niyo yung Facebook account niya. And shoutout din kay Janice Mojica. Panoorin niyo siya sa YouTube din. Meron siyang YouTube channel. Queen New Yorker. Yun yung kanyang YouTube channel. And kay Adrian Mendoza. Meron din siyang YouTube channel. Out on a Mission. Panoorin niyo rin siya. And shoutout din kay Joseph Morales ng Food Moteteng sa YouTube also. And shoutout din kay Marian Hernandez of Tita Reviews sa YouTube din. Meron din siyang Facebook page. And kay Lyra Arlegno of Piper League Gaming. Kaya nag-livestream siya ng games. And salamat din kay Sis Jen of Simply David and Jen for giving us a shoutout dun sa last video niya sa kanyang channel. And thank you din for being a supportive co-YouTuber. I hope I can keep up to upload more videos on a weekly basis. Pero kung hindi man live,
from time to time. Medyo busy lang kasi medyo lapit na matapos ang taon. So, wala na mga hearing after the second week of December. So, makakapag-adjust na tayo at makakapahinga, makaka-relax ang lola nyo. Anyway, guys, thank you for watching this plant haul that I have na sobrang dami. 17 plants. Plus, yung mga previous plants pa na hindi natin na-vlog, sinama na din natin dito. Pero anyway, I will just make another video, garden update, maybe. So, kung ano pa yung mga gusto nyong gawin natin na vlogs dito sa aking channel about plants, pwede din tayong gumawa ng family vlog. Hindi ko lang kayo madala sa office, medyo confidential yung mga kaso namin doon. Pero don't you worry, medyo pang positive lang tayo dito, okay? That's it, guys, for this vlog. Give us a thumbs up if you enjoyed this video. Subscribe if you haven't already and click the bell icon para lagi kang updated for my future vlogs. You may also find me on Facebook and Instagram, Mama Flea Diary. Alright, guys, stay safe, God bless, and see you on my next.